Isang grupong nangihikayat di umano ng mga open-minded mag-invest sa kanilang korporasyon kapalit daw ng malaking kita. Pero say goodbye to your money na dahil ang kausap ng mga nag-invest, nagtatago na, naku po! Isang networking company na pinangalan ng Builders Road Marketing Corporation nagbebenta di umano ng mga health product. Ang tumangay raw sa pera ng kanilang investors, dumulog sa resibo ang isa sa mga nagre-reklamo at natangayan daw ng pera ng kumpanya. Siyempre, health products, gusto naman natin yan. Plus yun nga kasi investment daw. Mag-i-invest ka, kikita ka. Yun lang. Ang pangako sa kanila, do-doble at titriple ang ininvest nilang pera sa kumpanya. Pero it's a prank pala. Per account, pagkadating ng 9 months, babayaran kami ng 1.280 per account. Ilang investment po na account sa puno kilo? 8. Gano'ng karami itong labas nyo para sa kumpanyang ito? I think 388. Sa account ko, mga 8 million. Bukod pa sa may bebenta, may freebies din silang nakukuha mula sa kumpanya in exchange of their membership. Social! Premium membership ang PEG. A portion ng binayad mo sa isang account ay meron silang product na binigay. 10% of that tatanggapin mo 1 buwan. Pwede yung ibenta kung gusto mo. Pero nitong 2020, naging sketchy daw ang company at minsan hindi nakapag-payout si Ma'am. At maging ang owner o CEO na si Yvonne Ruelias, tuluyan na ring ng ghost. Naku po! Missing in action! Nung malapit na kasi yung due date, bale, so syempre nagpapalo ka. Ano na, ang comment is because pandemic, may mga delay daw sa mga transaction sa banko. May parang malilate. 1 or 2 months na may adjustment. Pero hindi na sila makontak. May 2020. Yun na, hindi mo na sila makontak. Sabi na matay daw yung kanyang nanay. Kaya ang tanong ko, kung mayroong namatay, paralyzed ang opisina. Stress ako sa mga anak ko una-una. Tsaka yung finances. Kasi syempre, na-expect ko yung I was traumatized. Sinampahan ng patong-patong na kaso ng syndicated estafa si Yvonne Ruelias. Tinagurian din siyang most wanted ng PNP sa city, regional at provincial level. Wow! To the highest level ah! Ilang taon din siyang hinarap ng mga otoridad hanggang sa makatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP-CIDG DSOU na nagtatago raw sa probinsya ng Abra ang suspect. Ayun si Ate, nakita ko na siya. Sa bintana? Oo, nakita ko na. Nakakuha kami ng informasyon na yung ating suspect ay nasa-site dyan sa part ng Marikina. So, binirify ng ating mga team kung nandun nga siya. So, nabigo yung ating tropa dahil wala siya doon. Sa katagalan, mayroon kaming confidential informant na pumunta sa atin. Pinatanong kung kilala ba ito dahil nagtataka sila na bakit nandun sa area ng Abra. Wala na silang inaksayang oras kasama ang resibo. Biyahing norte ang mga operatiba. Mahuli na kaya sa wakas ang itinuturing na Estafa Queen?